Ayaw nating nagpapa-ospital pagka medyo panahon ng Pasko. Sandali lang. Baka kumalagyan. Ako, hawakan mo kaya ito. Aray! Aray! Oh, no! It's Christmas everywhere! Kita niyo naman ang kubaw, ha? Talagang wagas ang kanilang mga dekorasyon at sa buong Pilipinas, ayan na. Pero eto na ngayon, nai-stress na kasi ako dahil wala pa akong dekorasyon sa bahay. Diyos ko po. Pero ngayon, ginawa ko na talaga siya ng paraan. And today, I'm going to make my Christmas tree. Kasi hinintay ko pa kayo eh. Para maturuan ko kayo kung paano ko gagawin ang Christmas tree ko, di ba? Because every Christmas home should have a Christmas tree and that is your best life. Okay? So, ano ba ang dapat gawin sa Christmas tree? Hindi naman kailangan bilhin. I think the worst is bibili ka ng ready-made Christmas tree. Walang dating. Kailangan kayong gagawa para customize, personalize, pwedeng kayo mismo ang gumagawa sa bahay, di ba? Para makatipid, pero maganda. Right? Okay, magsimula na tayo kasi medyo mahabang proseso ito. And you're gonna learn a lot, give you tips para magawa ninyo sa inyong best life Christmas home. Let's start! Kasi naman, every year, 4, 5, or 6 ba ang ginagawa kong Christmas tree? Lahat ng mga kapatid ko, lalaki, I'm the ate. And dahil mga lalaki sila, wala silang pakialam. Eh ako, aral ako sa nanay ko, kailangan maganda ang bahay. Pagka Christmas, I grew up with a beautiful Christmas tree in our beautiful sala. And every year, yeah, I do the trees of my brothers. Dito sa bahay, ang gusto ni husband, very traditional colors, okay? So, I have a lot of red and green. Ayan, red and green. Ang dami kong mga Christmas balls. Sabi niyo, paano kakasya lahat yan sa Christmas tree? Panoorin niyo. Sasabihin ko sa inyo kung paano niyo mapapaganda ang Christmas tree ninyo na napakaraming bola. Kakasya lahat yan. Believe me, mapagkakasya ko yan. So, we now start with the tree. The tree. Okay, hindi ako bumibili ng tree na tunay. Number one, ang mahal. Number two, taon-taon bibili ka. Oo, mabango, pero nalalanta. So, bakit pa, di ba? At a certain point, brown na ang kulay niya, tsaka parang bumabagsak na yung mga sinasabit mo. Huwag na lang, dito na lang tayo. But I will show you how to make your fake tree seem real. So, ayan na. Ang mga nabibili nating mga tree, kadalasan payat. Mas maganda yung tree na talagang maraming sanga, maraming leaves. So, ang nabibili natin ito, di ba? Masyado siyang payat. So, kukuha tayo ng ganito. Maraming nabibili na ganito, yung mga fake na sanga. Baka akala ninyo, para saan ba yan? Yung pwede ito sa mga flower vase, gagawa kayo ng mga arrangements, sa mesa, pwede rin yan. Pero ako, nilalagay ko ito pang pataba ng Christmas tree. Ayan. O, ayan ha. Pag sinaksak mong ganyan yan, watch! Magma-magic tayo, patatabain natin ang Christmas tree natin. So remember, pag bumili kayo ng ganito, bago nyo siya isaksak na ganyan, ibubuka nyo. Kasi kadalasan, kung paano binili sa department store, hindi po, meron po yung wire para mas mayabong tignan pag pinasok na ninyo sa tree. You'll see what I mean. So medyo matrabaho itong gawa na ganito, pero papagtsagaan nyo talaga. Kaya maganda yan, may music. Di ba, may konting music. Kaya parang naririnig natin ngayon, Paskong-Pasko. Kung meron kang mga kasakasama dyan na magniniron, andyan yung mga kaibigan mo, mga baby mo, ayan, pwede rin. Kasi kung hindi, baka mabagot ka. Medyo matrabaho talaga, pero pagkatapos naman, ay, para ka ng anak. Ang ganda-ganda ng baby mong Christmas tree.
hindi ba? Nakita nyo, bigla siyang tumaba ang tree nating dating payat. Parang pininom natin ng maraming vitamins, di ba? Para siya nagpiesta ng isang buwan. Tumaba bigla. So, guess what? Hindi pa tayo tapos. Patatabain pa natin siyang lalo at hindi lang basta patatabain ng fake din ng mga sanga. Totoong sanga ang bibilhin natin. Okay? Samahan niyo ako sa dangwa. May secret ako na ipapakita ko sa inyo at pwede niyong gayahin. You have my permission. Halika na sa dangwa! And we are here now in Dangwa. Ayan. Dito sa Manila kung saan marami kang mabibili na imported and local na bulaklak. And this is really where I go. So, sa kaling ito, okay, sa Carola Street, ayan, makikita nyo na marami na siyang mga, dahon-dahon. Diyan kayo pupunta sa mga dahon-dahon to find kung saan ko kinukuha yung mabango na cypress leaves sa pwedeng isaksak sa loob ng fake na Christmas tree para mabango at mukhang tunay ang tree ninyo. I love silom. Itong mga silom, matagal ang buhay. Tsaka parang Pasko, di ba? Tagal ng buhay niyan. Mahilig ako dyan. And ito rin. Renaissance. Itong Renaissance, matigas na. Ang ganda-ganda nito pagka nilagay mo sa mataas na vase. Very grandiose tignan ng bahay. See? Malaking dahon. Pag ginawa mo yung arrangement, napakaganda. And kung marunong ka mag-alaga, napakatagal ng buhay niyan kahit ginupit na siya. Okay? Hi, kumusta po? Kumusta? Ay, ang ganda naman ito. Anong tawag po dito? Ha? Cluster ng ano? Carnation cluster. Beautiful! Ganda! Okay. So, dito na tayo. And ito ang aking suki. Okay, kayo ang suki ko, right? Taon-taon tayo, di ba? Taon-taon tayo. Ano pangalan mo? Alvin po. Alvin, o ano, nasa na tayo? Nasa na yung hinihintay ko na cypress leaves mo? Nakuha na po, mami. Ah, nakuha. Ang pinupunta ko dito sa Dangwa parate. Ito yung tinatawag na cypress leaves. Ano yan? Mabango-mabango yan. Saan ito pinuputol? Anong probinsya? Sa Baguio City. Sa Baguio? Pero meron ding mga pinuputol sa Baguio na walang amoy, ah. Oh, pero ito mabango siya, no? Tumutubo ba naman kaagad? Taon-taon lang naman tayo nagpuputol, ano? Baka naman kinakalbo na natin yung mga yun. Hindi naman. Okay, so if you buy this is tatlong ganito, 100 piso. Okay, kaya minsan medyo sako-sako binibili ko kasi ang dami kong ginagawang Christmas tree parati. Ang bango-bango niyan, bango-bango. Okay, balik na tayo sa bahay para tapusin ang Christmas tree, shall we? O, oh, diba? Hindi na siya naiba eh. Pag nilapit mo siya dyan, hindi mo na alam kung ano yung fake, ano yung totoo. Basta't pag ito kinabit mo dyan, parang totoo na yung buong tree mo dahil ito habang tumatagal, lalong bumabango. Ang maganda pa, ang tagal-tagal-tagal bago matuyo. So, hindi pa nagbabago ang kulay. It's perfect, okay? So, I'll teach you how to do it para lalong tumaba at mabango pa ang tree mo. Para lang hindi makalat, gupitin ninyo yung mga nasa loob. Yung tipong hindi naman talaga makikita, nakakadagdag din niya ng amoy pero maganda na yung hindi sobrang makalat. Kasi kuminsan pag natutuyo ito medyo nadudurog, so mas maganda yung malinis. Hindi sumasabit kapag isasaksak mo na sa tree, okay? So, hahanapin ninyo kung anong part dito sa tree ninyo ang medyo parang butas pa, di ba? So, you can see, may mga part pa dyan na butas, parang dito, parang doon. Titingnan ninyo sa malayo parati ang tree ninyo para balansyado parati. So, ayan. See? Kailangan pababa para nakataas ang sanga. Ayan. And then, depending sa haba nito, doon mo ilalagay na layer. Yung pinakamahahaba sa baba, ito bandang gitna.
Siyempre, kailangan natin ng mga armas. Paano natin naabutin yung pinakamataas kung wala tayong, aha, hagdanan. Ito ang BFF ko. Tuwing panahon ng Pasko, dahil talagang wala siyang reklamo, talagang sinasampahan ko, binabalibag ko, wala siyang reklamo. This is my best friend. Abot natin yun. Pero dahan-dahan kayo, ha? Ayaw nating nagpapa-ospital pagka medyo panahon ng Pasko. Sandali lang. Baka kumalaglan. Ako, hawakan mo kaya ito. I'm nervous. Rule number one, huwag malalaglag. Okay, hindi pwedeng malaglag. Bawal yan pag Pasko ang nakabenda ang mga buto. So dapat, kung may kaibigan ka, pakihawak lang po. Bigyan mo naman ng credits yung humahawak ng aking hagdanan. Ayan, gumiti ka naman. O, diba? Siya ang tagahawak ng hagdanan ko. Kailangan meron kang support system. Yan. Okay? Okay, di ba? Tada! Mataba na ang tree ko. Hindi tulad kanina. Mataba na siya. At saka, kay bango-bango. Diba? Oh, idea yan, ha? Para sa inyong lahat. Now, pwede na nating ilawan ang isa pang armas. Walis. Walis. Kailangan kasi nakakainit ng ulo pag nag-aayos ka. Ang gulo-gulo. So, walis-walis pag may time. Yung ganito, huwag nyo itong itatapon. Ipapakita ko rin sa inyo kung ano ang pwedeng gamitan ng mga ganitong putol na sanga. Let there be lights! Okay, sa pagpili ng ilaw, kailangan hahanapin ninyo. Meron tayong hagdanang 2.0 at ito ay hiniram ko sa construction site sa kapitbahay. Okay lang, di ba? Okay, nako, alam nyo naman, isang buong araw talaga ang paggawa ng Christmas tree. You have to give it time. Wala namang gumaganda ng basta-basta, di ba? Talagang pag hindi pinaghirapan, hindi gaganda. So, I hope you got a lot of tips from today. Pero hindi pa tapos yan. Handa na ba kayo sa final product? Ipapalabas namin sa inyo yan sa Saturday. Ayan, twice a week na tayo. Yay! Maasenso na. So, maliban sa final product, which is the finished product Christmas tree, si Pepe and Pilar, nag-pictorial. So, meron kaming special Christmas card. Hindi na mga aso ang laman ng Christmas card kung si Pepe and Pilar na. Wanna watch the pictorial? Uy, kasama na rin yan. Thank you guys for watching. I hope to see you on Saturday for the part 2 of this. Like and subscribe and press the bell button for you to be notified about the next episode. Alright? Thanks guys. See you on Saturday.